Inyo ang Panginoon. So isang kagalakan na tayo magkatipon uli para po sa ating Holy Spirit Mass 2024. No? Bahagi ho ng ating pagkakasalaman sa pagkakataon na ito. No? Una at sabi nga natin sa pagbabago ng ating schedule mula ho sa mula next week. No? Ginawa natin ngayon. Pasensya na ako kayo at mayroon na akong atin ng seminar. No? Pero ako nagpapasalamat at kayo ay available no? Ngayong linggo na ito, ngayong Webes na ito. Nagpapasalamat din po tayo no? Kay Father Ricardo no? Sa pagkakataon dito po sa mga taga Lumban no? Sa paumuno po ng ating Kura Paroko no? At sa pagsuporta din mo ng inyong mga Kura Paroko. No? Bahagi rin o na tama-tama ay minanais natin na ang ating Holy Spirit Mass ay ngayon sa kabistahan ng pag-akyat ni Maria sa langit. No? Ito rin po ay itinilagang dogma ng simbahan. Kaya po ang ating pagdiriwa ngayon ay kung tawagin natin ay dakilang kapistahan. Kailan itinilaga yung dogma? Bilang dogma ang pag-akyat ni Maria sa langit? Bagamat ito, sabi nga natin, yung mga dogma, hindi yun bago. No? Hindi bagong dogma yun. No? Bahagi yun ang pagkilala ng katotohanan na matagal ng ipinagdiriwang natin, kaya lamang ay parang magkaroon ng tiyak na kahalagahan ay ninanais ng simbahan na italaga ito bilang isang dogma. Kailan o? November 1, 1950. Oh, very good, man. May nagre-research, no? Parang po kanyo naman, yung may alam, no? Kasi baka mamaya magtuturo kayo, no? Saan galing yan, no? So, sinong nag-ano? Sino naglagda? Oh, Pius XII. Very good, no? So, bahagi yun ng ating pagkilos na makita natin na hindi ito ng 1950 lang, no? Ito ay kinikilala ng simbahan na bahagi na ng ating pananampalataya, ina-highlight lang natin sabagat pinagtitibay yung mga katotohanan na bahagi na ng ating pagkilos bilang mga mananampalataya. Kasi ito rin po ay alin, bahagi rin ito ng ika-apat na misteryo ng Santo Rosario, Glorious Mystery, no? At alam naman natin yung Santo Rosario, matagal na natin ipinagdarasal yung Santo Rosario, no? Yun naman po ay kung tutusin natin ay mga naiambag sa atin ng mga Dominican, no? Dominican Fathers, no? So bahagi ho, no? Kaya kung inyong maalala, no? Yung kalimitan na may hawak ng mga Santo Rosario, katulad ng yung Santo Rosario ng dyan sa North, no? Yun ang doon yung house ng mga Dominicano, no? So, bahagi ho, no? Pero yun, isang katotohanan na nanais na bibigyan ng higit na pagkapahalaga yung pag-akyat ni Maria sa langit, katawan at kaluluwa. Sa pagnanais na pagkilala sa dakilang biyaya ng pagkapahayag natin, yung tawag mo natin ay yung dokumento ay sa English, no? Medyo mahirap bigisin yung Latin, no? Ay the beautiful God. Yun yung translation, no? Bonitissimus
Deus, beautiful God. So ang Diyos natin ay Diyos ng beauty. Bahagi yun ang pagkilos ng usan ay nais ng po may kapal na tayo ay higit na makita natin ito ng beauty na ito ay alin. Higit natin pakinabangan sa kanyang kaharian sa langit. No? Kaya nga po yung beatitudes, no? Halos kasi ang beautiful, no? Beatitudes, pagpapala. No? Pagpapala. So yung pagpapala ng Diyos na nais natin makamit. Lalong-lalo na sa biyaya ng ating pagkilos bilang mga katikista at sa usapin ng alin, yung pagingin natin sa biyaya ng Espiritu Santo. No? Alam niyo yung Holy Spirit Mass, yung Holy Spirit Mass, yan po ay ambag naman yan, no? Ng mga kapatid natin ng mga Jesuita, no? Jesuits. Kasi kalimitin mayroon silang mga school, no? Nagsimula yan sa Xavier University. So, kaya yung Holy Spirit Mass, yun naman yun ang galing sa practice ng mga kapatid natin ng mga Jesuit. At ang nanais tayo ng patuloy na paggabay ng Espiritu Santo. Ano yun? Makamit natin yung seven gifts of the Holy Spirit. Karunungan, ano? Pagkaunawa. Ano? Bahagi yun na kung saan yung makita natin. At nais natin ngayon na sa pamagitan ng paggabay at sa pamagitan din po ng halimbawa ng mahal na Mere Maria. Tatlo lang po nais natin bigyan ng paginilay ngayon sa araw na ito. Ano? Una, ay ang paanyaya na ipinahayag ni Maria, no? Yung total surrender to the will of the Father. Ang pagsuko, buong pagsuko sa kalooban ng ating Amang nasa langit. No? Maalala natin anong pahayag ni Maria, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At kung inyong maalala, anong sabi niya doon sa mga naglilingkod doon sa kasalan, no? Gawin ninyo ang lahat ng kanyang ipag-uutos. No? So, hamon na kung saan ipinaalala sa atin ang kong mikapal, no? Na nawa maging bahagi ng ating pagtugon. No? Huwag tayo, kapag inutusan kayo ng inyong kura paroko, no? Ay gawin nyo pa agad. Ano? Kung minsan ang kalimitang nagiging ano ay nagre-reklamo tayo, dami natin ginagawa. Ano? Dami natin ginagawa. Ano? Well, talagang marami tayong ginagawa. Pero the very fact, ano? Sana makita ninyo yan, na kapag kayo inutusan ng inyong kura paroko, nagtitiwala sa inyo inyong kura paroko. Ano? Hindi sapagkat nandun lang kayo. Ano? Pwede niyang iutos yung sa iba. Pero sana makita ninyo na kapag inutusan kayo ng inyong kura paroko, ibig sabihin, kayo naniniwala yung inyong kura paroko na kayo ay may kakayanan na gawin yon. Pero kung minsan hindi natin nagagawa, bakit? Ayaw natin isurrender yung ating sarili. No? Kaya maliwanag po yung paanyaya at halimbawa na ipinakita ng mahal na Mere Maria, no? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Bahagi yun, yun, no? Pwedeng sabihin nyo, Father, hindi ko yan forte, no? Hindi ako magaling dyan, no? Eh kapag sinabi na ako, kahit na, no? Ay at least alam ng pare, no? Na maaring may pagkakataon na kayo ay hindi na mahirapan, no? Sa pagkilos niya, pero sana yun ang makita ninyo, no? Na kapag kayo ay inutusan ng inyong kura paroko, no? Ay sabagat may nakita sa inyo kung bakit kayo inutusan. Sabagat pwede niyang iutos yon kahit kanino. No? Kaya hindi naman yung kagad na basta lang nag-utos yung kura. No? Pero sa oras sa tinanggihan ninyong kura, mag-iisip yung kura,
wala na, hindi nito nakikita. Kasi kahit na sabihin natin na pumalpak kayo, ay at least nasabi ninyo na, ay sinabi ko naman sa inyo, Father, na medyo mahina ako dyan. No? Pero kung kayo pa rin yung inutusan, makita natin. Pero marami tayong magagawa. No? Kung katulad ni Maria, ay inayaan natin. Kung lusin yung trabaho ni Maria natin, maging ina ng Diyos, ano? Hindi madali yun. Isa lang ang pwede maging ina ng Diyos. Eh. Bahagi rin nun ang pagkilos. Kaya nga kung lutusin, yung pag-akyat niya sa langit ay isang pagkilala natin. Hindi lang si Maria ang akit sa langit. No? Halimbawa rin na tayo inaanyaan natin, tayo rin yung para sa langit. Pero yun, nawa huwag natin kalimutan. No? Yung surrender to the will of the Father katulad ng mahal na Birhen Maria. No? Sabagat doon natin makikita yung higit na pagkilos ng Espiritu Santo sa atin. No? Kasi kung makita natin ganun, pari na yung sasabi. No? Hindi naman yung kung sino-sino lang. No? Sana makita natin yung kahalagahan at sana yung makita natin yung ulit, yung grandeur. No, hindi yung trabaho, no, hindi, pinagkatiwalaan tayo. No? Yun din yung pagtanggap ni Maria. No? Noong siya ay sinabihan na manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin itong Jesus. No? Pangalawa, kababaan ng kalooban. No? Alam naman natin yung kahalagahan. Magagawa